ayong adlaw o gluwas na kahimtang kanatong tanan. Ilabi na sa mga madasigong tigpaminaw na iningtong haan. 88.5 J Radio. Usab sa among mga estudyante sa Alternative Learning System sa tibuok probinsya sa Davao de Oro, diin nakigduyog kanato ning adlaw ng adlaw nga Domingo. Usa na pod kaadlaw nga puno sa pagtulunan ang ihatod ning tunghaan alang sa kalambuan sa paglawig ning atong mga kabataan. Right on the spot, good ka diha partner. Kaya ang pagtuon ni atong mga learners mao'y number one priority natong mga magtutudlo. Mas kinagsagubang kita karon og pandemya, atong gihapong tagaan og panahon ang pagkatun. Sa makausapa, good morning kaninyong tanan. Di man kita karon magkakita ay, pero kami gihapon kaninyo og gabay. Pinaagi sa 88.5 Z Radio Station FM. Ang pagtuon, siguradong lingaw, siguradong kuyaw. Domingo na usab, mga magtutuon. Panahon na pod sa pagkaton. Sigurado nga sa mga milabay nga mga Domingo, daghan kamog nakatunan. Huwag kami nang hinaot nga dili inyo kalimtan ang tanan ninyong nakutlo gikan kanamo. Karong adlawa, isigutan ta kung unsa ang tulong international. Kung unsa nga pamaagi kita makakuha niini ug ang mga epekto niini sa atong kinabuhi. Partner, usa kita mo padayon sa panghisgot ning atong leksyon karong adlawa. Dili nato kalimtan sa pagtimbaya ang atong mga kaubanang mga magtutudlo sa alternative learning system. Ang atong mga kugihan nga mga ALS volunteers, mobile teachers, district ALS coordinators nga kugihan kaayo sa pag-follow up sa ato ang mga estudyante, ilabi na sa pag-reproduce o sa pag-distribute sa mga modules. Sa ato ang mga district supervisors, district coordinating principals, school heads, co-teachers, maayong adlaw kaninyong tanan, mga ma'am o sir. O partner, ayaw sab kalimti ang ato ang mga stakeholders, ilabi na sa mga barangay LGU, municipal LGU o provincial LGU. Sa ilang huas na pagsuporta nga gihatag sa tuang programa sa ALS ug sa ubang NGOs o GOs na nag-assist usab kanato mayong adlaw. Niining leksyon na karong adlaw, kami ang inyong makauban. Ako si Teacher Robert Relabo, District ALS Coordinator gikan sa Mungkayo East. Ako usab si Wendell Aspasio, ALS Mobile Teacher gikan usab sa Mungkayo East District. Partner, ato nang sugdan ang leksyon nato karong adlaw. Pero sa pamaagi niini, atong gamiton ang pinulungang Filipino. Bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, ay magbalik-tanaw muna tayo sa ating natutunan sa ating nakaraang leksyon. Ating tinalakay sa nakaraang leksyon ang patungkol sa Learning Strand for Life and Career Skills. Gamit ang module na pagtatag ng sarili mong negosyo at mga katangian para magsukumbay sa negosyo. Ang araling ito ay naaayon sa ating mag-aaral sa sekundarya. At ito ay presenta sa atin ni Teacher Serena Mulato, District ALS Coordinator mula Laak District. Dito ay ating natutunan na sa pagtatayo ng negosyo, ang kaalaman sa kanyang kalakasan, kahinaan, oportunidad at banta, kaakibat nito ay siguradong makakatulong sa iyo upang mapagsiyahan kung ito ay magtatagumpay o mabibigo. Kabilang sa mga bagay na dapat isaalang-alang ng isang tao bago magpatayo ng isang negosyo ay ang makukuhang mga raw materials, kuryente at gas, transportasyon, paggawa, pagmamarkado, at lokasyon. Natutunan din natin ang patungkol sa Learning Strand 5, Understanding the Self and Society, gamit ang module na pakikilahok sa pagpapaunlad ng komunidad, at ito ay naaayon sa ating mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. At ito ay iprinipsinta sa atin ni Teacher Ernie Lungan, ALS Mobile Teacher mula pa rin sa Laak District.
Sa araling ito ay ating matutunan ang pagpapaunlad ng komunidad ay naglalayong maabot ang pagyabong at pagkaunlaran sa komunidad upang pagbutihin ang kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Ang pag-unlad ng isa ay nakabatay sa mga sumusunod na sali: epektibong pagpapakilos sa mga residente sa panahon ng mahigpit na pangangailangan o kung may kinakaharap na mga soliranin. Alam naming handa na kayong mapakinggan ang leksyon sa araw na ito. Kung kaya, maupo na ng maayos, hawakan ang mga ballpen at notebook, makinig ng mabuti dahil ito na ang ating Radyo Eskwela. Mga mahal naming mga estudyante, tandaan na sa dulo ng ating leksyon ay meron kayong dapat sagutan na mga katanungan patungkol sa mga paksa ng ating tatalakayin sa araw na ito. At narito ang mga layunin ng ating leksyon. Pagkatapos ng leksyon, ang mga mag-aaral ng alternative learning system ay naiasahang maipaliwanag ang kahulugan ng tulong internasyonal, mailarawan ang iba't ibang uri ng tulong internasyonal, mailarawan kung paano nakaapekto sa inyong pag-araw-araw na buhay ang mga tulong internasyonal, at masuri ang mga benepisyo at mga suliranin ng tulong internasyonal. Bago tayo magpatuloy sa ating leksyon, pakinggan muna natin ang maikling kwentong pinamagatang Kilalanin ang Kapitbahay. Episode bilang 17, titulo, Kilalanin ang Kapitbahay. Sa ibang kultura ang paksa ng ating pag-aaral ngayon. Layunin nito ang mapalawak ang ating pandaigdigang pananaw. Ang napiling bansa na ating pag-aaralan ang kanilang kultura ay ang Korea. Ginamit ang panayam na format sa pagsasalarawan ng kanilang kultura. Tinanong ng kanyang mga kaklase si Ana de la Cruz ukol sa kanyang naging karanasan bilang exchange student. Kababalik lang niya mula sa 6 na buwang pag-aaral sa University of Seoul sa South Korea. Napili si Ana bilang isa sa mga kinatawan ng Pilipinas para sa isang exchange program sa mga estudyante. Pinag-aralan ni Ana ang tungkol sa cultural communication sa University of Seoul. Sa pamagitan ng panayam kay Ana, malalaman ninyo ang ilang bagay-bagay ukol sa mga Koreano at sa kanilang kultura. Ang mga Koreano ay isa sa ating mga kapitbahay. Tulad natin, sila ay mga Asyano rin. Ngunit hindi tulad natin mga Pilipino na lahing kayumanggi. Ang mga Koreano ay kabilang sa dilaw na lahi tulad ng mga Inchik at Hapon. Ang kanilang balat ay kulay dilaw, maputla, ika nga ng iba. Pero ano ba ang alam natin tungkol sa mga Koreano? Mabuti pa ay pakinggan natin ang panayam kay Ana de la Cruz na isinagawa ng kanyang mga kaklase bilang bahagi ng kanilang leksyon sa Cultural Studies. Pakinggan natin ang paglalarawan ni Ana sa mga Koreano. Ana, ano masasabi mo ukol sa bansang Korea? Maganda at makabago. Sa South Korea kami nagpunta. Alam mo kasi, nahati sa dalawang Korea, ang South at North Korea. Doon sa Seoul, South Korea, kami nag-aral. Doon ba sa University of Seoul? Alam nyo, ang Seoul ay isang metropolitan area. Halos lahat ng kanilang mga gusali at organisasyong panggobyerno ay nakikita sa Seoul. Sa katunayan nga, tinatawag na Satellite City ang Seoul. Ang dami-dami kasing mga satellite cities doon sa paligid ng Seoul. Uy, ano naman ang masasabi mo sa kanilang mga pangalan? Hindi ba't parang pangalang Inchik ang kanilang mga pangalan? Ay, oo. Halos kasi magkahawig nga ang kanilang mga pangalan.
Halimbawa, yung kaklase kong si Wonil, ang kumpletong pangalan niya ay Lee Wonil. Alam mo, palaging una ang kanilang apelido, kaya Lee. Ito yung apelido. At Wonil naman ang pangalan. At alam niyo pa, napaka-interesante ng kanilang mga pangalan. Ayon nga kay Wonil, may ibig sabihin o kahulugan ang kanilang mga pangalan. Halimbawa, ang apelidong Lee, L-E-E. Ito ang pangalan ng isang uri ng puno ng peras o pear tree. Ang Wonil naman ay galing sa mga salitang won at il. Ang ibig sabihin ng won ay pinakamahusay o pinakamagaling. At ang il naman ay nangangahulugan ng araw o yung sun. Kaya nga ang pangalang Wonil daw ay nangangahulugan ng sun in the sky o ang araw sa kalangitan. At ang araw para sa kanila ay itinuturing na pinakamagaling sa lahat ng mga planeta o bituin sa kalangitan. Talaga? Napaka-interesting naman at nakakatuwa, no? Eh, saan naman galing ang kanilang mga pangalan? Sa katunayan nga, 99% daw ng kanilang mga pangalan ay galing sa mga Chinese characters. Hiniram nila ang kahulugan ng mga Chinese characters, pero hindi naman ang mga characters mismo. Ang mga characters ay tutukoy sa mga letra na kakatawan sa alpabeto, pero ang tawag nila doon ay mga characters at hindi letra sa alpabeto. Mayroon daw silang sariling characters. Pati nga ang pagbigkas ng mga characters ay ibang-iba daw kaysa sa mga inchik. Ang galing naman, ano? Akala natin magkaparehong pangalan ng inchik at koreano. Magkatunog lamang pala. Eh, ana, tungkol naman sa kanilang mga kaugalian. Ano masasabi mo dito? Siyempre, tumigil ka doon ng mahigit na 6 na buwan. Palagi ko na may marami kang nalaman ukol sa kanilang mga kaugalian at tradisyon. Abo, oo, siyempre naman. Maniniwala ba kayo na ang mga Koreano ay ikinakasal na maski na sa murang edad na 7 taong gulang? Ano? Ano ibig mo sabihin? Sobra ka naman, Ana. Pinapakasal na nila mga batang 7 taong gulang lamang? Oo, pero ang sabi ni Wonil, yun lang kaklasiko. Halos pa wala na raw ang kaugalian ito. Pero mayroon pa rin mga mangilan-ngilan mula sa mga rural na lugar ang nagpa-practice nito. Bali, ganito kasi ang nangyayari. Ang mga magulang ang nag-aayos ng kasal at pag-aasawa ng kanilang mga anak. Pagkapanganak pa nga lamang ng isang bata, ito ay ipinagkakasundo na sa kanyang mapapangasawa. Pero ang kasal ng mga bata ay nagaganap kapag sumapit na sila sa 7 taong gulang. Ibig mong sabihin, 7 taong gulang pa lamang ang mga bata mag-asawa na at magsasama? Naku, ayoko yata mangyari yun sa akin. Naku, hindi naman sila nagsasama pa bilang mag-asawa. Pero kapag ikinasal na sila, may commitment na kumbaga. Hindi na pwedeng mag-asawa sa iba ang mga bata. Ang pagsasama ay magaganap kapag sumapit na sila sa tamang edad. Kung hindi ako nagkakamali, kapag 18 anyos na sila, at saka pa lang sila pwedeng magsama bilang mag-asawa. At saka alam nyo pa, habang hinihintay ng mga bata ang tamang edad nila o habang wala pa sila sa 18 taong gulang, ang mga pamilya ng 2 bata ay nagkakaroon ng malapit na ugnayan. Halimbawa, ang batang lalaki ay maaaring magbakasyon o tumira ng mga ilang buwan sa bahay ng batang babae. Wow naman! Nakakaingit, ano? Di ba napaka-romantic? Sana gawin dito yan dito sa ating Pilipinas. Eh, tumigil ka nga dyan ang arte-arte nito. Eh, Ana, ang kanilang pananamit naman, di ba iba kung manamit ang mga Koreano? Ay, oo. Katulad nga sa atin, meron din silang tinatawag na tradisyonal na damit. Para bang kung sa atin, saya at barong. Ang tradisyonal nilang damit ay tinatawag na hanbok. Tulad din natin, hindi na rin nila masyadong ginagamit ang hanbok. Meron din silang tinatawag na royal hanbok na kasuotan ng mga taong may mataas na posisyon o yung mga taong kilala at may impluensya. Ang general hanbok naman ay kasuotan para sa pang-araw-araw o pangkaraniwang okasyon. Ay naku, talagang kawili-wili ang pag-aaral sa kultura ng ibang bansa, ano? Ay naku, sinabi mo. Kaya nga ako, enjoy na enjoy talaga ako. Iba't ibang kultura ang pinag-aaralan namin. At ang kainaman pa, alam nyo ba, yung mga taga-roon din sa mga bansang pinag-aaralan ang siya ring nagtuturo at nagbibigay ng impormasyon sa amin. Oh, dumako naman tayo sa kanilang mga pagkain.
Wow, sarap! Gusto ko yun! Ako, nagugutom na ako! Sige, Ana! Ikwento man tungkol sa kanilang pagkain! Hindi pa ako nakakatikim ng Korean food eh! Ay, ang pagkain nila ay maanghang! Mahilig sila sa maanghang tulad ng bawang, sibuyas, sili, at chili powder ang kanilang ginagamit. Masarap ang kanilang kimchi at bulgogi. Ang bulgogi ay ang Korean barbecue. Wow, parang naalalasahan ko na! Kahit na spicy yan, gusto ko rin. Sana makakain tayo ng Korean food. Ha, dumali ka na naman. Yun lang sa may Quezon Avenue, may Korean restaurant. Kung gusto mong tumikim ng Korean food, punta ka na lang doon. Naku, Ana, maraming salamat ha. Deep dun sa mga impormasyong ibinigay mo sa amin ukol sa mga Koreano. Talagang marami kaming natutunan at talagang nag-enjoy kami sa aming nalaman. Walang anuman. Alam nyo, ang mga Koreano ay magagaling at mababait na kaibigan. At salamat din sa inyong interes na malaman ang tungkol sa mga Koreano. Oh, diba? Napaka-interesante nang may nalalaman tayo sa ating mga kapitbahay. Natutunan ninyo tungkol sa mga Koreano? Kayo naman ang tatanungin ko, ano sa palagay ninyo? May pagkakahawig ba ang kulturang Koreano sa kulturang Pilipino? Bago ba kayong natutunan sa bansang Korea? Ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento? Tama! Ang pamagat ng ating kwento ay kilalanin ang kapitbahay. Gaya na nasabi namin kanina, ito ay napapabilang sa Learning Strand 5, Understanding Oneself and Society, para po sa elementarya at sekundarya. Sa aralin ito, gagamitin natin ang module na Tulong International na may kaparehong level ng ating maikling kwento. Oh, mga mag-aaral, matapos inyong mapakinggan ang ating kwento, mas ginaganahan na ba kayong bumisita sa mga nakarating bansa natin? Nais nyo ba rin maktikman ang mga maanghang na mga pagkain sa Korea? O gusto nyo bang makapag-aral din sa South Korea bilang isang exchange student? Ginutom tuloy ako, partner. Pati ako gusto ko rin makatikim ng kimchi. Ako din, partner. Gusto ko rin makita ang kanilang mga traditional na mga kasuotan, yung hanbok. Alam mo ba, partner, na dapat nating pag-aralan ang mga karapit na bansa na siyang nakapalibot sa atin? Siyempre naman. Ito nga ang magiging paksa natin ngayong araw na ito. Mahalaga makilala natin ang ating mga kapitbahay o karating bansa. Kasi sa panahon ng mga sakuna, dolubyo, sakit, gutom o mga pangangailangan, sila ang madaling mahinga nating tulong. Oo nga, partner. Sa bahay nga, kumula yung mga magulang natin, tapos may mga emergency, yung mga kapitbahay natin ang una nating hinihingan ng tulong. Kaya nga, mahalagang makilala natin ang ating mga karating bansa. Kasi sa panahon ng mga ngailangan ng tulong ang bansa, ang pinakaunang mahinga natin ng tulong ay ang mga karapit bansa natin. Hindi lang sa mga bansang malapit o nakapalibot sa atin, partner, pati na rin sa buong mundo, pwede tayong makahingi ng tulong o magbigay ng tulong kung may mga pangangailangan. Partner, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang mundo? Ang mundo ay binubuo ng maraming bansa at mga tao na may iba't ibang kultura. Ito ay isang pandaigdigang pamayanan na ang mga tao ay nagtutulungan. Tama ka dyan, partner. At ito ay hindi lamang nangyayari sa maliliit at magkakalapit na komunidad. Pati na rin sa malalaki at magkakaibang bansa sa pamamagitan ng Tulong International. Ano nga ba ang Tulong International, partner? Ang Tulong International
Ito ay tulong mula sa ibang bansa at mga organisasyong internasyonal. Ang tulong internasyonal ay ang tulong na ibinibigay ng isang bansa sa iba pang bansa. Nagtutulungan ang mga bansa tulad ng pagtulong mo sa iyong kapitbahay sa panahon ng krisis. Kung may mga kalamidad na nangyayari sa iba pang panig ng mundo, ibinibigay ang tulong internasyonal. Oo, partner. Pati na rin sa panahon ng gira o kapag nangyayari ang mga kalamidad tulad ng lindol o baha, ang tulong internasyonal ay ibinibigay sa mahihirap na bansa. Ito ay tinatawag na emergency relief o tulong humanitarian. Mahalagang tandaan na ang emergency relief ay ibinibigay kung mayroong mga taong naghihirap o nanganganib dahil sa isang kalamidad o giyera. Alam mo ba, partner, na ang emergency relief ay ibinibigay lamang kapag may lindol, baha, bagyo, giyera, pagsabog ng bulkan o pagbuo ng mga bundok at iba pa. Mabuti't sinabi mo, partner. Muntik ko nang makalimutan sabihin sa iyo na mayroong tatlong uri ng tulong internasyonal. Tatlong uri ng tulong internasyonal. Ang una, kapital, ay nangangahulugan na pundo, asset, o sa madaling salita, pira. Pira ang ibinibigay bilang tulong. Pangalawa, kagamitan, ay mga aktwal na bagay na ibinibigay ng isang donor o tagabigay ng tulong. Sa recipient o sa tumatanggap ng tulong, ang mga gamot, damit, pagkain, at mga kasangkapan sa construction at mga kagamitang medikal ay ilan lamang sa mga halimbawa ang mga gamit para sa edukasyon tulad ng libro, mga kagamitan sa opisina at kasangkapan at iba pang uri tulad ng mga makinarya at kasangkapang yari sa bakal ay itinuturing ding kagamitan. Pangatlo, serbisyo. Ito ay ang pangatlong uri ng tulong at ito ay ang panggawa o pagkilos para sa iba. Ang tulong international ay maaaring ibigay sa anyo ng serbisyo tulad ng ibinibigay ng mga health workers, mga doktor, mga nurse at mga medical professionals, kahit mga gawain o trabaho ng mga guro, inhenyero, mga taga-saliksik at mga ekonomiya ay itinuturing bilang serbisyo. Ganun pala yun, partner. Akala ko kasi iisa lang yun lahat. May iba't ibang uri pala ang tulong internasyonal. Oo, partner. Alam mo ba na ang tulong internasyonal ay maaaring ibigay di lamang tuwing may krisis, kundi maaari ring ibigay ito para sa kaunlaran ng isang bansa? Siyempre naman, partner. Alam ko rin na ang tulong internasyonal ay ibinibigay rin para sa kaunlaran. May mga bansa kasi na may pangit na mga daan at tulay, suliraning pangkalusugan, kakulangan sa programang pangkabuhayan at iba pa. Ang ibang bansa ay nangangailangan ng mas maraming paaralan at ospital. Para sa lahat ng ito, ang isang bansa ay nangangailangan ng tulong ng ibang bansa. Ang tulong internasyonal ay ibinibigay upang magpagawa ng tulay, bahay, ospital at paaralan. Maaari rin silang magbigay ng mga serbisyo at kagamitan upang matulungang umunlad ang isang mahirap na bansa. Maraming ang bansa ang naghihirap ngayon, partner. Sa totoo nga, ang tulong para sa kaunlaran at maaaring ibigay bilang isang kaloob o grant o utang, at may mga sektor ng ating bansa ang nangangailangan ng mga tulong na ito, tulad ng edukasyon, infrastruktura, tulad ng daan, tulay, gusali, at pati na rin ang sektor ng kalusugan, kapaligiran, agham, at teknolohiya ay hindi nagpapahuli ang sektor pagkain at agrikultura. Sa pagkakaalam ko rin, partner, ang tulong para sa kaunlaran ay para sa mga pasilidad ng nangalaga sa kalusugan, maayos na mga daan at tulay, pagpapabuti sa kalagayan ng edukasyon, pangangalaga ng kapaligiran,
mas mabisang paraan ng pagsasaka at iba pa. Kasi kalimitan, ang pamahalaan ng Pilipinas ay walang pera upang mabigyan ng pundo ang proyekto para sa kaunlaran. Kaya nga dito pumapasok ang tulong international partner. Ang mga donor ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kaloob at utang para sa mga nagtatanging proyekto. Ang utang partner, ito ay yung pirang pinapahiram o donor na kailangang bayaran ng recipient. Ang kaloob naman ay tulong na hindi na kailangang bayaran. O sa madaling salita, bigay na lamang ito ng ibang bansa para sa mahihirap na bansa. Kaya nga partner, sa pamamagitan ng tulong para sa kaunlaran, ang pamahalaan ay may pera na upang magpagawa ng mga daan, tulay, ospital at paaralan sa nasira dahil sa kalabidad. Makapagpapatayo na rin ang pamahalaan ng mga bahay para sa ating mga kababayan walang matirhan. Ito ang tandaan mo partner, sa bawat tulong international, mayroong isang donor at recipient. Ang recipient o pinagkakaloob ay ang bansang tumatanggap ng tulong. Ang isang donor o may kaloob ay ang organisasyon o bansa na nagbibigay ng tulong. At saka, ang mga donor ng tulong internasyonal ay nahahati sa tatlo partner. Ang una ay ang multilateral. Pangalawa, bilateral. Pangatlo, humanitarian. Ang multilateral na tulong internasyonal ay tumutukoy sa tulong mula sa maraming bansa. Ito ay mga organisasyong kinabibilangan ng iba't ibang bansa. Kumbaga, may iisang tagatanggap at maraming tagapagbigay. Mayroong iba't ibang organisasyong multilateral na nagbibigay ng tulong. Pag-uusapan sa module na ito ang mga namumuna at aktibong organisasyon na nagbibigay ng tulong sa Pilipinas. Una, United Nations. Ang United Nations o UN ay isang organisasyong internasyonal na binuo pagkatapos ng ikaliwang digmaang pagdaigdig. Halos lahat ng bansa ng mundo ay kasapi ng UN. Sa kasalukuyan, 189 bansa ang kasapi dito. Pangalawa, World Bank. Ang World Bank ay natatanging ahensya ng United Nations. Nagpapahiram ito ng pera at nagbibigay ng tulong sa mga bansang nangangailangan. Binubuo ang World Bank ng maraming bansa. Ang kapital ay nanggagaling sa mga kasaping bansa. Ihalintulad ang World Bank sa isang higanting alkansya. Inilalagay ng mga bansa ang kanilang pera dito upang mapangalagaan. Maaaring hiramin ito ng ibang bansa para sa pagpapaunlad. Ang World Bank ay naghahandog ng maraming programa at proyekto para sa iba't ibang bansa. Pangatlo, Asian Development Bank o ADB. Ang Asian Development Bank o ADB ay isang international na institusyong pinansyal para sa kaunlaran. Ang ADB ay itinayo upang pag-ibayuhin ang pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Mayroon itong 57 kasaping bansa. Tulad ng World Bank, maaaring makahiram ng pera o makakuha ng kaloob para sa kaunlaran ang mga kasaping bansa. Paano gumagana ang ADB? Tulad ng World Bank, ang ADB ay maaaring magpautang para sa mga proyektong pangkaunlaran. Halimbawa, kung isang bansa ay nangangailangan ng mas maraming daan at tulay, ngunit walang pera sa pagpapagawa ng mga ito, maaaring magpahiram ng pera ang ADB. Ang ADB ay maaari ring magbigay ng tulong teknikal at gumawa ng mga plano sa kaunlaran, kasapa ang kasaping bansa. Ang bilateral na tulong internasyonal ay nangangahulugang ang tulong ay binibigay lamang ng isang bansa sa isa pang bansa. Kapag nagpasya ang isang bansa na magbigay ng tulong internasyonal sa ibang bansa, ito ay tinatawag na bilateral na tulong internasyonal.
Tatalakayin sa module na ito ang mga bansang nagbibigay ng pinakamalaking tulong at ang mga ahensyang kanilang itinatag para sa tulong internasyonal. Una, Estados Unidos o United States Agency for International Development. Ang Estados Unidos ay isa sa mga pinakamalaki at pinakamayamang bansa sa mundo. Noon pa man, nagbibigay ito ng tulong sa Pilipinas. Ang USAID ay ang ahensya na nagbibigay ng tulong sa mga paunlad na bansa. Paano gumagana ang USAID? Ang pira sa USAID ay nagmumula sa federal budget o budget ng pamahalaang federal ng Estados Unidos. Nagpapahiram ito ng pira na pangmatagalan o pang maigugol sa mga proyekto. Ang USAID ay nakikipagtulungan sa pamahalaan ng bansang nangangailangan ng tulong. Pangalawa, Japan. Japan Official Development Assistance. Pinakamayaman at pinakamaunlad na bansa sa Asia ang Japan. Ang Official Development Assistance ng Japan ay nagsimula noong 1954. Sinimula ng Japan ang proseso ng pagbibigay ng tulong sa mga papaunlad na bansa sa Asia. Buhat noon, ang Japan ay walang tigil na nagkakaloob ng tulong sa maraming papaunlad na bansa sa buong mundo. Pangatlo, Australian Aid. Ang Australian Agency for International Development, ang ibig sabihin ng USAID, responsibilidad nito ang pangangasiwa ng pagbibigay ng tulong pinansyal ng pamahalaang Australia sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Dati, ito'y kilala bilang Australian Development Assistance Agency. Pagkatapos ay Australian Development Assistance Bureau at Australian International Development Assistance Bureau. Kasalukuyan at may 25 misyong diplomatiko ito sa buong mundo sa ilalim ng Australian Ministry of Foreign Affairs. Pang-apat, Canadian International Development. Ang ahensyang ito ay sumusuporta sa pangmatagalang programa ng pag-unlad ng buong mundo para puksain ang kahirapan at makatulong sa mas panatag, pantay-pantay at maunlad na daigdig. Sumusuporta rin ito sa mga pandaigdigang proyektong pagkaunlaran sa humihigit na 100 pinakamahihirap na bansa sa mundo. Ang humanitaryang tulong internasyonal. Ito ay ibinibigay tuwing mayroong kalamidad o panahon ng may mahigpit na pangangailangan, kung saan nangangailangan ang mga bansa ng malaking halaga ng pera bilang tulong. Ito ang dahilan kung bakit mayroong mga organisasyon na nagkakaloob ng tulong humanitarian, na ang mga organisasyong nagbibigay ng tulong na ito ay ipinaprayorita ang pantaong kapakanan. Unang tulong humanitarian, International Committee of the Red Cross. Ang institusyong ito ay tumataguyod sa pagbibigay ng tulong sa panahon ng giyera o malawakang digmaan. Nagbibigay ito ng tulong at proteksyon sa mga biktimang militar at sibilyan para sa mga panahong nabanggit. Pangalawa, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. Habang ang ICRC ay nagbibigay ng tulong kapag may mga armadong labanan, ang institusyon namang ito ay nag-aayos ng mga operasyon para sa tulong internasyonal sa panahon ng mga natural na kalamidad. Ang halimbawa ng mga natural na kalamidad ay mga bagyo, baha, lindol at iba pa. Ang federasyon ang nag-uorganisa ng pagtatayo ng mga national societies. Ang mga organisasyon ng Red Cross sa bawat kasaping bansa, sa mga bansang Islam, ang cross ay pinapalitan ng isang pulang crescent dahil sa usaping relihiyon. Sa Pilipinas, ang Philippine National Red Cross ang kasapi ng federasyon. Ito ang nagtataguyod ng mga dagliang tulong tulad ng serbisyong medikal at kawanggawa.
Kasama rito ang First Team, pagsasanay ng mga nurse, programa para sa kabataan, pagsalin ng dugo, at iba pa. Ang PNRC ay gumagalaw kasama ang ICRC sa mga tulong humanitarian sa Mindanao kung saan maraming Muslim ang apektado. Mabuti na lang partner at maraming mga bansa sa mundo na may mabubuting puso. Lalong-lalo na may hinaharap tayong pandemya sa panahon ngayon. Maraming bansa ang nagtitipon upang magawan ng resolusyon ang malaking problemang ito. Tama ka dyan, partner. Mabuti na lang at marami pa rin mga tao ang handang magsakripisyo at handang magbuhis ng buhay upang maihatid lamang ang mga produkto, pasilidad, makinarya at serbisyo na siyang kinakailangan ng mga mamamayan sa panahong ito. Nakakalungkot lang isipin, partner, na may mga taong nagsasamantala sa mga tulong ng ating natatanggap. Ang mga residente ay masyadong nasasanay sa binibigyan ng tulong, kung kaya't sila ay masyadong umasa sa pagkaing bigay tulad ng mga dilata at bigas at mga kapitbahay na hindi na naghahanap ng trabaho. Umaasa na lamang sila sa mga dilatang kanilang natatanggap. At saka, partner, yung pautang ng World Bank sa mga bansa nang naghihirap. Paano nila yun mababayaran? Hindi ba naghihirap nga sila? Siguradong magiging utang na naman yun. Dahil doon, mas malaking buwis ang dapat babayaran ng mga mamamayan. Oo nga, partner. Kaysakit lamang isipin na tumutulong ang isang bansa sa kondisyon na sa kanila dapat bumili ng mga kagamitan at mga produktong pang-agrikultural. Paano naman ang kanilang sariling produkto? Bakit mayroong mga kondisyon kung tinatawag itong tulong? Talagang ganyan, partner. May mga taong handang magbigay ng tulong kasi may gusto silang kapalit. Pero may mga tao din namang handang tumulong na hindi naghihintay na kahit na anumang gantimpala. Kaya nga, partner, may iba't ibang mga opinion ang mga tao tungkol sa pagtanggap ng mga tulong galing sa ibang bansa. Natutuhan natin sa araling ito na ang tulong pangkaunaran ay kalimitang patungkol sa pagpapahirap ng pera. Kaya nga nagtanong ako kung sumasang-ayon ba ang mga mamamayan sa pagtanggap ng tulong internasyonal. Ito yung dala sa mga sagot na aking nakalap mula kinamang Pedro at aling Ana. Ayon kay Pedro, ang tulong internasyonal para sa kaunlaran ay mabuti para sa atin. Hindi makakayanan ng pamahalaan ang magpapagawa ng mga karagdagang daan, paaralan, ospital at tulay kung walang tulong mula sa ibang bansa. Ang hinihiram na pira ay ginagamit sa pagpapaunlad ng kalusugan, edukasyon, kapaligiran, agrikultura, infrastruktura at marami pang iba. Kung wala ang tulong na ito, magiging mabagal ang pag-unlad at hindi tayo makakatanggap ng mga sapat na serbisyo. Si Ana naman, partner, ang sabi niya, hindi ako sang-ayon sa tulong internasyonal. Ang paghiram ng pera para sa pagpapaunlad ay magtutulak sa ating bansa na umasa sa utang at palalakihin lamang ito ang utang ng ating binabayaran. Ang utang ay binabayaran sa pamamagitan ng buwis at pera ng pamahalaan. Ang pagbayad utang ay maaaring pang magamit sa ibang layunin. Kaya mga learner, tandaan natin ang pagtanggap ng tulong internasyonal ay nakaapekto sa buhay ng maraming Pilipino. Sa pamamagitan ng tulong na ito, nagkaroon ng maraming mga programa pagkaunlaran na mabuti para sa iyo at sa akin. Ang mga pamamayang mahirap ay magkakaroon ng pira upang makapagpagawa ng paaralan, ospital, daan at tulay. Ang tulong international ay nagbibigay rin ng mga bansa ng pagkakataong tumulong sa isa't isa. Sa panahon ng crisis, nagkakaloob ang mga bansa ng mga gamot, serbisyo, pagkain, damit,
at iba pang bagay. Ngunit mayroon ding kabilang mukha ang tulong internasyonal. Ang tulong para sa kaunlaran ay patungkol sa paghiram o pag-utang ng malalaking halaga para sa mga proyekto. Naniniwala ang ibang tao na ang pag-utang ng pira ay lalong magbabaon sa ating bansa sa mas malaking utang. Ang iba naman ay naniniwala na ang pag-asa sa tulong internasyonal ay magbubunga ng higit na malaking umasa lamang sa ibang bansa. Medyo marami-rami na rin pala ang napag-usapan natin, partner. Kaya mga bata, ibubuod muna natin ang lahat ng ating mga natalakay. Simulan natin kung ano-ano ang tulong internasyonal. Ang tulong internasyonal ay tulong na ipinagkakaloob ng mga bansa sa isa't isa. Ito ay maaaring nasa anyo ng kagamitan, serbisyo o kapital. Ang mga may kaloob o donor ay maaaring maging multilateral o bilateral. Ang Pilipinas ay kasali rin sa pagbibigay at pagtanggap ng tulong. Ang tulong ay ibinibigay sa panahon ng krisis tulad ng lindol, bagyo o unos, pagsabog ng bulkan, gira at iba pa. Maaaring magpabago ng buhay ng maraming tao ang tulong internasyonal, partner. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga bansa na maging mabuting kapitbansa at tumulong sa isa't isa sa mahihirap na sitwasyon. Subalit, ang tulong pangkaunlaran ay nangangahulugan din ng paghirap ng pera o paghiram ng pera dahil ang karamihan sa tulong na pinagkakaloob ng mga organisasyong multilateral ay utang. Ayan, natapos na naman ang isang panibagong leksyon. Mahalagang makilala natin ang mga bansang nakapalibot sa atin. Mahalagang mabigyan natin ng kahalagahan ang mga tulong na ating natatanggap galing sa ibang bansa. Siyempre naman, partner, ang galing gaya ng ating mga mag-aaral ngayon. Kaya, ihanda na ang mga notebook at bullpen dahil sisimulan na natin ang pagsusulit. Handa na ba ang lahat? Makinig ng mabuti. May 5 item ang pagsusulit natin ngayon. Hito ang panuto. Isulat sa inyong sagutang papel o notebook ang salita tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pahayag at mali naman kung ito ang nagbibigay na di wastong pahayag. Unang item, ang tulong internasyonal ay nakakatulong upang mapaunlad ang naghihirap na bansa ang kaniyang sarili. Uulitin ko, ang tulong internasyonal ay nakakatulong upang mapaunlad ang naghihirap na bansa ang kaniyang sarili. Pangalawang item, may 3 uri ng tulong internasyonal. Una, ang tulong ay maaaring ibigay bilang kapital. Ang pangalawang uri ng tulong ay nasa anyo ng kagamitan. Pangatlo, tulong na ibinibigay sa anyo ng mga serbisyo. Uulitin ko, may 3 uri ng tulong internasyonal. Una, ang tulong ay maaaring ibigay bilang kapital. Ang pangalawang uri ng tulong ay nasa anyo ng kagamitan. Pangatlo, tulong na ibinibigay sa anyo ng mga serbisyo. Pangatlo, ang mga donor ng tulong internasyonal ay nahahati sa 3, multilateral, bilateral at humanitarian. Uulitin ko, ang mga donor ng tulong internasyonal ay nahahati sa 3, multilateral, bilateral at humanitarian. Pang-apat na item, ang multilateral na tulong ay nangangahulugang may isang tagatanggap at maraming tagapagbigay. Uulitin ko, ang multilateral na tulong ay nangangahulugang may isang tagatanggap at maraming tagapagbigay. Panglimang item,
Ang bilateral na tulong naman ay may isang tagatanggap at isang tagapagbigay. Uulitin ko, ang bilateral na tulong naman ay may isang tagatanggap at isang tagapagbigay. At narito ang mga sagot sa limang item na pagsusulit. Paalala lamang po sa lahat ng aming mga mag-aaral na maging matapat sa pagwasto ng inyong mga sagot. Babasahin ko lamang ng 2 beses ang mga tamang sagot. Unang item, tama. Ikalawang item, tama. Pangatlong item, tama. Pang-apat na item, tama. Panglimang item, tama. Uulitin ko. Unang item, tama. Pangalawang item, tama. Pangatlong item, tama. Pang-apat na item, tama. Panglimang item, tama. Congratulations sa lahat ng mga nakakuha ng mga tamang sagot at sa mga hindi. Pagbutihin pa at makinig ng mabuti sa mga sumusunod na leksyon. Sagutin niyo rin ang mga katanungang ibibigay namin sa inyo. Kukuliktahin namin ito sa susunod na Sabado. Sa puntong ito ay makinig na mabuti at pakinggan ang 2 katanungan na aking babanggitin. Para sa inyong refleksyon ng inyong natutunan sa araw na ito, babasahin ko lang ng 2 beses ang mga katanungan. Unang tanong, sa iyong napakinggan, ipaliwanag kung paano naaapektuhan ng tulong internasyonal ang mga tao sa mga naghihirap na bansa. Uulitin ko. Sa inyong napakinggan, ipaliwanag kung paano naaapektuhan ng tulong internasyonal ang mga tao sa mga naghihirap na bansa. Pangalawang tanong, kailangan ba na sa pagbibigay ng tulong ay may hihintayin kang kapalit o may kondisyong kasama? Ipaliwanag ang sagot o ulitin ko. Kailangan ba na sa pagbibigay ng tulong ay may hinihintay kang kapalit o may kondisyong kasama? Ipaliwanag ang sagot. Paalala lamang po, ang Ask Davao de Oro ay patuloy pa rin po sa pagtanggap ng mga nais mag-enroll sa programa. Kung maaari ay makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga nakatalagang District Ask Coordinators, Ask Mobile Teachers, School Principals, mga guro sa inyong mga paaralan at maging opisina sa inyong barangay. Maraming salamat po at hindi kayo bumitaw at sinamahan nyo kami sa loob ng 4 oras na talakayan. Naway ang natutunan ninyo sa araw na ito ay magagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Tandaan na sa pagbibigay ng tulong ay dapat walang hinihintay na kapalit o gantimpala. Huwag ding abusuhin ang tulong na siyang natatanggap dahil panandalian lamang ang mga bagay na ito. Kailangan nating kumilos at tayo mismo ang siyang dapat na tumulong sa ating sarili. Hanggang sa susunod na linggo, muli kami po ang inyong guro sa Himpapawid. Ako si Teacher Robert Relabo, District IELTS Coordinator mula sa Mungkayop East District. Ako naman po si Teacher Wendell Aspasio, as Mobile Teacher ng Mungkayo District. Na nagsasabing maraming salamat mula sa Radyo Eskwela sa himpilan ng 88.5 Zing Radio, ang pagtuon, siguradong lingaw, siguradong kuyaw!